lang, sana di malabo maging pain mo lang. Hi guys, good morning. Para sa vlog na to, nasa Thailand pa rin tayo. Tapos bago tayo magpatuloy sa vlog natin, sa mga galaan natin, reviewin muna natin yung Thai Airways. Okay, kung sulit ba siya, re-reviewin natin yung in-flight entertainment, yung mga pagkain, higit sa lahat, yung customer service nila. So actually, first time ko din dun sa Thai Airways, tapos nagkaroon tayo ng chance na lumipat ng ibang upuan. Okay, kasi hindi siya full flight. So sabi ko sa sarili ko, why not vlog the whole entire trip or the whole entire experience? Alright, so syempre, bago yan, intro muna tayo. Let's go! First impression muna tayo sa mga upuan. Sobrang ganda niya, iba-iba yung kulay. Tapos yung configuration niya is 3-3-3. Pag upo mo, bibigyan ka nila ng earphone para dun sa entertainment flight nila or yung IFE. Sobrang daming selection, hindi ka mo-board. Ito naman yung remote nila, sobrang smooth gamitin, walang delay. Pagdating naman sa upuan, maluwag siya. Tapos yung legroom natin, parang binigyan tayo ng additional 4 inches. Tapos meron din silang footrest. Tapos yung tray tables nila, maluwag din, malaki, tapos sturdy. Meron din silang paunan. Okay, so kaka-take off lang natin. Impression ko, maganda. Gusto ko yung legroom. Sobrang laki ng legroom. Okay. Tapos yung A350-900, medyo old school na siya na aircraft. Tapos ngayon, nag-serve na sila ng pagkain after 30 minutes na mag-stable yung plane. So, antayin na lang natin na ma-serve yung pagkain natin. Hi! Your chicken mashed potatoes, fish curry rice. Saranghae, joahae, chansurapjiman, irokhae, gobekhae, masu. Meron silang pa utensils, meron silang bread rolls, tuna pasta, at para sa mains, pinili natin yung fish curry. And para sa endings, meron tayong brownie. Ito yung game changer nila, meron silang sariling bottled water. Tapos ito naman yung order ni Limwell, chicken mashed potato. Naubos ko yung appetizer nila, masarap yan. First blood. Tapos dito naman, nag-serve na sila ng second round ng drinks bago ka patulugin. Kongkong, please. With ice, please. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. Okay. I have a question. What? Is this a brownie? Brownie. Got it. Thank you. Ayoko naman talaga ng coke, okay? So, test bet lang yun para sa Thai Airways. Kasi meron mga airlines, kapag humingan ng soda, hindi ibibigay sa'yo yung whole can. Ang ibibigay lang sa'yo, one whole cup, okay? So, pupunin lang nila to, ito yung iapag nila sa'yo. So, sa Thai Airways, so na-testing natin, so ibibigay sa'yo yung whole can, okay? So, swap yun. Doon pa lang nag-iba na yung, ano, like yung service. Cause you are my baby. Sa CR naman nila, malaking sink nila for economy class. Meron silang hand wash, meron silang pabango, face towel, paper cups. And, tapos medyo spacious din siya kumpara sa ibang airlines. So unahin na natin yung seat nila, kung komportable ka ba dun sa buong duration ng flight nyo. Akin, 10 out of 10. Okay, kasi we flew in economy class tapos sobrang luwag niya. Pati yung sturdiness nung lamesa, panalo. Okay, kasi yung iba kasi magano na siya pag luma. Alam niyo yun, parang paslant na siya. Okay, so comfortable, buong duration ng flight, 10 out of 10. Next naman natin yung in-flight entertainment o yung IFE nila. Sobrang daming selection. Yun, hindi ka mababore kasi mahaba rin siya. Parang 4 hours din talaga yung flight. So kailangan mo ng entertainment kahit pa paano. Okay,
So 10 out of 10 din yan. And so next naman natin yung food na simple lang natin, masarap siya, malasa. Okay, so nakita nyo yan, naubos ko. Tapos sinanong ko din si Limuel ang in-order niya, chicken potato. Nasatisfied naman din si Limuel. And then isa pa dun sa nakakaad ng satisfaction, meron silang sariling bottled water. Okay, so each passenger pinibigyan ng bottled water. So yung score natin doon, 8 out of 10. Okay, kasi hindi pa naman natin nasubukan yung ibang airlines na papunta ng ibang bansa yung gagamitin yung mismong flag carrier nila. Okay, so nagamit ko pa lang papunta ng Thailand noon is yung Philippine Airlines. So yung pagkain pa rin siya kumpara sa Philippine Airlines, kasi pag Philippine Airlines papunta ng ibang bansa, meron talaga siyang pagkain. Okay, kahit short trip lang siya. Okay, so doon nyo siya pwede ikumpara. Hindi nyo siya pwede makumpara doon sa budget airlines ng Pilipinas, kasi nga minsan walang pagkain doon, so kailangan mo pa magbayad talaga. Tapos yung last naman natin is yung hospitality. Mabait naman sila, masipag, attentive sila. Kapag tinawag mo sila, is lalapit agad sila sa'yo. Okay, pero ayaw ko sila bigyan ng 10, kasi 10, reserve ko yan para sa mga Philippine Airlines crew. Okay? Kasi hospitable talaga yung mga Pinoy. So, 9 out of 10 para sa customer service ng Thai Airways. Para sa presyo ng Pilipinas, medyo pricey siya ng konti kasi April tayo umalis. Busy yun para sa ano, sa Songkran. Okay? So, mahal talaga yung ticket nila. Pero kapag pupunta kayo ng ibang buwan, mura lang siya, siguro abot ng 15 to 17,000 round trip. Tapos yung presyo ng Philippine Airlines at saka Thai Airways, halos parehas lang sila. Meron kang check-in luggage, 25 kilos, one hand carry, and then one personal handbag. Okay? So, sa comment section, kayo nalang bahala humusga kung sulit ba talaga yung binayad nyo sa Thai Airways round trip. Okay? Para dun sa buong flight nyo. Yan. So yun na yung kabuuan ng review natin sa Thai Airways. So balik na tayo sa main vlog. Let's go! May papagawa ko sa BNT. Pabibiling ko sila ng rabbit card. $100 yun, but pero 7 years na yun, mag-expire. Loloaded siya kasi yung rabbit card, katumba siya ng GCash. Pwede siya ipambayad sa store, sa restaurant. So parang sa ating beep card? Parang beep card? Hindi. Hindi siya pwede yan doon sa beep card. Yung beep card kasi, LRT lang siya. Ito, pwede sa lahat. Pwede sa lahat. So, pwede siya pambayad. GCash card, kumbaga. Okay, so bibili tayo, tago 100. 7 years to expired from the day na binili mo siya. Tapos kayo nang bahala mag-load. Pwede yung loadan hanggang 7,000 baht. Okay? So, pero ang suggestion ko ngayon, loadan nyo lang kahit mga 500 isa. Or 300 na lang. Okay, so bili, deposit, ay, pambayad sa rabbit card, 100, load 300. 400 sila. So sila may mga passport sila, kahit siguro picture lang na may ID, kahit walang passport, okay lang. 7 kami, nagko-cause kami ng traffic. 6 kami bumili, dami na nakapila. Pero okay lang yan, ganun talaga turista eh. Lapot, lapot na. Lapot, oh my god. Pero lang. Kasi mira na naman tayo nasa Thailand. Ang inikot ka lagi, mira lang tayo nandito. So enjoy na natin kahit na mainit. True. Okay. Yeah. Nandito na kami sa Guadalupe. Ano yung station to? Sorasak. Sorasak station. Isang station lang kami. Kunag kami sa Chongnongsi. Huwag po natin salubungin ang bumababa. Hindi natin sila kamag-anak, ha? Sa taas, kita na yung whole Bangkok, 360. Wow! Yung mga BNT, tuwan-tuwa. Yan! So, kanya-kanyang vlog. Next side kasi sila eh. Okay, so pahinga muna tayo. Nakapagod kahit isang paikot lang siya. Akit pa kami mamaya. Clean-name lang namin yung food namin. Coffee. Tsaka popcorn. Pahinga, okay lang, madam. Dito ka na sa tabi ko.
Magaling yun, okay? Snack may sa 78th floor, katapos lang namin magmerienda dun sa 74th. So meron din snack bar dito. Ayan. Ang taas! Oh my God, taas! Yung punta na tayo dito. Bawal ang cellphone, hanggang dito lang sa linya. Ayan, so magpapakuha ka sa mga kaibigan mo. Ayan. So kailangan may friend ka na magpi-picture. Pag isa ka lang, edi makiusap ka na lang sa tourist or sa ibang tao. Takot no? Legit no? Legit na, katakot. Nakakatakot no? Nakakatakot siya, legit. Pag matagal ka na nakatingin. Yung sunglass ko, nasan kaya? Baka naiiwan ko sa baba. Ay, naiiwan ko yata. Ay, nakita ko na. Okay, 3, 2, Andrew, up the car. 3, 2, 1, go. Sabadi ka na, Limuel. Ayun, oh. Gosh. Ito yata may kita eh. Ano yung kita mo? Siya lang nasa puso ng isip ko. Bago pa siya. Ah! Uy! Ay, may kita. Ay, may kita! 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 Philippines, oy. Philippines, oy. Bugbog, oy. Oh. Hi guys, so katapos lang namin dun sa tower. Panoorin nyo na yung vlog nila kasi nandun na ang video. Okay. So ngayon nandito tayo sa Iconcium. Dinala ko sila sa Pizza Mine. Dinala ko sila sa Michelin Star Award na restaurant. Not yung whole restaurant, yung famous sila na Pad Thai. Okay, so order kami ng tatlong Michelin star, dalawang basic at saka isang chicken. At dalawang assorted na spring rolls. Mamaya na natin hingin yung comment nila. Ito muna yung itsura ng Tips sa Maya at saka yung pinag-order namin. Ano yung tanong mo, madam? Kasi kanina yung pabinabanggit ng Michelin star. Ano ba yun? Sagutin mo daw, Limuel. Well, as ako traveler kasi, I've been to a lot of different Michelin star. Merong 5 star, 6 star, may 2 star. Meron pa akong 50 star. So yung steaks and everything. I can say, yung Michelin, it is a rate. It is a rank. Or should I say, it is a status wherein a restaurant is qualified as a restaurant that is masarap. Hindi na kinaya. Ikaw, Andrea, can you explain?
In Thai, what is Michelin? Pink house. Everything good. Alam mo na Pino. Good. Alam well. Pwede na. Okay, pero yung Michelin star, in layman's term, yun yung pinakamataas na pwedeng i-achieve ng isang pagkain sa isang restaurant. Ganun. So, meron siyang rank 1, 2, and 3. Or 1 star, 2 star, 3 star. Okay? So, inom natin yung buko juice. Sobrang sarap ng buko juice. Sa Thailand, famous yung buko juice. Ay, buko at saka durian. Sarap ng buko juice. Nagbigay sila ng... Nagbigay sila ng scraper. Eh, di ba si Mickey Bello, inutusan niya yung pag nag-create siya ng peg, inutusan niya yung assistant niya. Si Bolao din naman, Mago Sticker Ride, right? Assistant na papapotayin sa Thailand. Ako naman, ako yung inutusan. Lakad lang. Lakad lang. Hindi, actually, yung cravings ko naman, pa-Pilipinas lang. So, hindi ka pwede mag-cravings-cravings lang sa ibang bansa, so hindi ko na makahit. Ito lang, Pilipinas-based muna tayo. Hopia-hopia lang sa Quiapo. Yes, hopia-hopia. Yeah.